Yung mismo mga huwes ngayon ng mga RTC, ginagawa na rin to. Dinidinig na sila pero in a non-threatening, yun ang word sila dyan, a non-threatening mediation process. Susubukan niyang pagkasunduin. Alam niyo nangyari? Bumisita yung kliyente ko, kasi ito yung mga mahihirap lang, no? Pumunta dun sa bahay nung naghapla sa kanila, for damages, walang mga abogado. By candlelight, nagsorihan, nag-iyakan daw silang lahat. Lima yung kliyente ko, tapos isang naghapla sa kanila, nag-iyakan silang lahat. Pagkatapos nun, business na yung kaso after 6 years. Yun lang talaga yung kinailangan nila na mag... Mag-sorry. At tatandaan nyo ha, lalo na kung kayo'y naghahabla. Ang number one, pag sasaligan kayo pumunta, ang number one tinatanong na saligan ay, ano ba yung gusto mong makuha sa kaso ito? Kasi pag ang gusto mo ay sorry, hindi po lumalabas yan sa kaso. Walang desisyon ng korte na respondent must apologize to plaintiff. Walang ganun. Bayad na pwede. Eh minsan kahit magkano, hindi ka kasi gusto mo talaga mag-sorry siya sa ginawa niya sa iyo. Hindi po lumalabas yan. Dito pwede sa mediation. Diyan ako kukuha yan. Pag hindi pa po maayos dyan, naalala pa nila yung sama ng loob, tuwing nakikita niya, kumukulo pa rin yung dugo niya, pwede sila pumasok sa paglilitis. Bigyan ko lang po kayo ng summary ng paglilitis kasi mahaba rin po yan. Every setting din yan, ay buwan ang tinatakbo. Ang una po niya, magpipresenta yung naghabla. Lahat ng kanyang witness. Nakita nyo naman siguro ito sa sine, no? Pero kung napapanood nyo mga important, mga US, ganyan, mas hindi po ganun yung sa atin. Isang judge ang nandun, wala tayong jury, tapos maglalabas lang ng sama ng loob yung mga witness. Wala rin po yung mga lawyer na mahaba yung mga speech, no? This case is about justice in the Philippines. Wala po tayong ganun. Magtatanong lang talaga, ano ba nangyari? No? Sa gabi ng ganito, nasaan ka ba? Ayan. Ano ba ang naganap? Kung alam mo, tapos magpukwento siya. Yung point na tawag na direct examination. Magtatanong yung abogado noong nagpresenta noong witness. Tatayo naman pagkatapos niya yung kalaban. Susubukang pakita na nagkamali o nagsisinungaling yung nagsasalita. Yun naman po tinatawag nating cross-examination. Kadalasan po hindi nangyayari yung dalawang yan sa isang hearing. So tatlong buwan, cross-examination. Tatlong buwan, susunod na direct examination. Tatlong buwan, cross-examination. Hindi nyo rin po natatanong, bawat po niyan ay may gastos. Bakit po? Ang usual ang hinihingi po niyan, lalo na yung may mga kaso, kanina nagtuturo kayo may mga kaso. Natandaan nyo, nakilala nyo na ba yung TSN, yung tinatawag natin Transcript of Stenographic Records. Kasi lahat kung nasa ano, per page po ang bayan doon. Para legal training. Per page. Nakakita na ba kayo ng TSN? Yes. Kita nyo yung margin. Pakalalaki. Yung margin sa kanan, margin sa kaliwa pantay, pareho lang siya nun sa gitna. Para tumami yung... Totoo yun, hindi secret yun. Kasi may parang commission basis yung nagsusulat noon. Minsan pwede ka makiusap. Lumapit na sa amin minsan yung ano niyan eh, yung stenographer. Sasabihin, attorney, pag wala namang pambayad, kasi alam naman nila yung mga nirepresent namin kung wala namang perang pambayad. Pag kailangan mo lang ng stenographic note, sabihin mo lang sa akin, bibigyan. Kasi kaya naman nila magbigay. Pero doon sa mga, ang talaga pong, patakaran, meron talaga bayang. So para tumama yung page, napakaliliit. Kaya mag-weirduhan ka yung paragraph niya, nasa gitna lang, ganyan. Double space. So hanggang ngayon, ganyan pa rin po. No? Saan natatapos yung paglilitis? Matatapos muna yung mga nagreklamo ng kaso. Pagkatapos po nung magre-present naman yung respondent ng kanyang mga testigo. Tapos ang tinatawag niya, isinasubmit na nila, kumbaga sa examination, submitted na sa teacher. Sasubmit naman ngayon nila sa judge. Ito po yung kaninang pahabol ko dun sa sinasagot ni Lito. Kung meron halimbawa 90 days sa speedy trial, nagbibilang po yan mula doon sa pag-submit ng kaso sa judge. Okay. So hindi po, bihira yung pag-count niyan mula dun sa unang pagtanggap ng complaint. Usually po yan, pagtanggap
noong kaso ng submitted for decision, tsaka po pumapatak yung Metro. Hindi ma Metro yun. Tapos yung mga huwes po ay pwede magpaalam sa Supreme Court na hindi ko pa ito madesisyonan, pwede mo pa akong bigyan pa ng dagdag na panahon. Pwede yan.